Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's video, wala akong makeup kasi gagawin natin yung full face of makeup using only my fingers. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng gumamit ng mga makeup brush and kahit ano kasali dun sa product. Fingers or kamay lang yung pwede kong gamitin. So, super excited ako. Actually, medyo natatakot ako. Ewan, baka magmukha akong ewan pagtapos ng video na to. Pero susubukan kong ayusin and tignan natin kung kaya kong pagandahin yung sarili ko gamit lang yung fingers ko. So, kung excited na kayo and ready na kayo, then keep on watching. First ko nakita si Nikki Tutorials na gawin yung video na to, pero hindi ko sure kung sino yung naunang gumawa ng idea na to. Kung kilala niya kung sino yung may idea talaga nitong challenge na to, paki-comment na lang sa baba para ma-credit ko siya ng maayos. Nakita ko rin si James Charles. Oh my God, nandiyan na yung mga police. Nakita ko rin si James Charles, si Ma'am Shi Michelle D na ginawa tong challenge na to. Actually, matagal na, pero ngayon ko lang siya gagawin. Ayun, so simulan na natin. Uunahin ko siguro yung kilay ko and eyeshadow. Kasi kapag ka sa eyeshadow, diba, kapag kadinip ko yung eyeshadow tapos tinagay ko dito, baka mag-fall out siya ng sobra dito. So, ayoko naman magmukha akong ewan. So, unahin natin yung kilay. Sa kilay, gagamitin ko tong e.l.f. na brow cream. Ayan yung itsura niya. And, gagamitin ko tong pinky finger ko. Wait, nakakuha lang sa lamin. Gamitin ko tong pinky finger ko and then, yun yung gagamitin kong pang line. Ayan, meron na akong konting product sa daliri ko and tatry ko na siya. Oh, akala ko madali lang. Bakit siya ganyan? So, ang balak ko na lang, di ba, ganyan. Pupunuin ko siya ng product and then mamaya, ika-carve ko na lang ng concealer siguro para magmukha siyang malinis. Okay, yan na yung kilay ko, guys. Wala na akong magagawa. Ganyan na talaga. Okay, so next, gagamit naman ako ng concealer para i-carve out yung kilay ko and magmukha siyang malinis. So, yan. Pinky finger din yung gagamitin ko. Tingnan natin kung malilinis siya. Oh! Ano yan? Ay, itong kilay na to maganda. Opak. Yung isa mukhang ewan. Tapos, lalagyan ko rin ng concealer yung mata ko para ma-prime siya before eyeshadow. And ngayon, gagamitin ko yung androgyny palette ko from Jeffree Star Cosmetics para sa shawl. Ayan. Oh, ayan. Sira pa rin siya, guys. Kung di nyo pa napapanood yung video ko tungkol dito, I will link it here. So, syempre, transition shade. Transition shade muna. Gagamitin ko to. Oh, super creamy. First time ko to gagamitin sa eyes ko, guys. Sa my crease area. Susubukan ko lahat ng mga kaya ko para ma-blend to, guys. Yan. Tapos, i-deepen ko siya gamit tong dark brown shade called Dominatrix. Actually, ganito yung parang first try ko mag-makeup. Ganyang-ganyan yung eyeshadow ko nun. Hindi pa kasi ako mag-blend dati. And then, gagamitin ko tong frosting sa inner, sa middle section ng eyes ko. Wow! Ganda! Ayan, so happy naman na ako sa eye look ko. So ngayon, foundation na, I'll be using Maybelline Fit Me, shade 220. Fun fact, ganito ko gawin yung foundation ko nung baguhan pa lang ako mag-makeup, siguro mga 2014, 2015. Ipapwide ko lang siyang ganyan sa face ko.
Tapos ginaganyan ko lang siya. Ganito ako dati, guys. Kailan ko lang na-discover ang mga makeup brushes? Siguro mga 2015, 2016. Pero wala nang masama kung gusto nyong gumamit ng kamay. Pero parang mahirap kasi talaga. May nag-comment sa comparison ko ng Fit Me and Superstay. Sinisiraan ko yung Fit Me. Sabi ko, ba't ka naman sisiraan yung Fit Me? Pareho Maybelline yan. At saka, isa rin to sa mga favorite foundations ko, yung Fit Me. Sadyang mas gusto ko lang talaga yung Superstay. Okay, so ang next natin is concealer. Yan, pinapat ko lang siyang ganyan. Ayan. Ang pangit. Napadami yata yung concealer ko. Next, mag-powder na ako gamit tong Nichido Final Powder. Lagyan ko muna yung under eyes ko. Ay, naisip ko parang gawin siyang baby powder. Yung ganun, parang high school. Sige nga, try natin. Okay, actually, gumana siya, guys. Ang galing. Gamitin ko tong e.l.f. palette ko. Contour palette. And gagamitin ko lang tong shade na to. Yan. Oh my God. Ah, ayaw mag-blend. Okay naman pala siya. Next, blush naman. Ito rin e.l.f. blush palette ko. And hindi ko alam kung anong gagamitin ko, pero lahat na. Ayan, malinis na siya. So, paghalu-haluin ko lang lahat. Papat-pat ko lang siya. Ang hirap i-blend. Ang patchy niya, tignan. Ay, wait. Nakalimutan ko i-contour yung nose ko. Ito talagang kamay lang ang pinangko-contour ko hanggang ngayon. O, diba? Pak. Next highlighter. This is the EB Advance Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Ganda ng highlighter na to, guys. Promise. Ay, shucks, nakalimutan ko mag-mascara. Seryoso ba? Kakamayin ko tong mascara. Sige, try natin ah. Kukunin ko lang tong excess sa pinakadulo. Tapos lalagay ko sa pilikmata ko. Actually, hindi. Mas mahirap yung kilay. Hindi ko nagagawin yung eyeliner kasi sobrang imposible. Hindi ko talaga kaya. So, lipstick na lang kulang. Ito yung Maybelline Creamy Matte Lipstick in Nude Nuance. So, ito na siya, guys. Ito na. Ang full face ko gamit ang aking mga daliri. Walang brush, walang kahit ano. So, anong masasabi nyo, guys? Promise, guys, ginawa ko talaga lahat para magmukha siyang maganda. And wala, eh, hanggang dyan lang talaga yung powers ng mga daliri ko. So, tingnan natin maigi. Yung eyeshadow ko, grabe, super unblended. Yung kilay ko, hindi naman siya ganun kapangit. Sa tingin ko. Yung lipstick ko, super. Yung mga lagpas. Nahirapan din ako sa blush kasi ang patchy niya tignan. Ang hirap talaga, hindi ko siya ma-blend. Ang hirap pag walang brush, guys. Hindi ko na uulitin to. Yeah, so that was all for today's video, guys. Nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. Please, don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye, guys!